Hello everyone! Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-add ng dissimilar rational expressions. Just keep on watching. Hello mga anak shees! Welcome to Math TV PH. Ang channel na ito ay tungkol sa math tutorials, lectures, or discussions na Tagalog at Taglish na dedicated sa lahat ng mga estudyante. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Good day everyone! Kapag nag-a-add tayo or nagsusubtract tayo ng dissimilar rational expressions, ang gagawin lang natin ay kunin natin ang LCD or the least common denominator. Maraming paraan para makuha ang LCD, pero ang gagamitin natin ay yung prime factorization. So una, kunin natin yung 18a raised to 4b. Then kunin natin ang prime factor ng 18. So, ano ang prime factors ng 18? Pwede natin gamitin yung 3 factor. So, 9 times 2 or 2 times 9. Pero yung 9 ay hindi pa prime. Ang prime factors niya ay 3 times 3. Ibig sabihin, ang prime factor ng 18 ay 3 times 3 or 3 raised to 2 times 2. Hindi kasali yung 9 ha, yung ito lang. Kasi 3 times 3 is equal to 9 times 2, 18. Times, ilagay lang natin yung mga variables a raised to 4 and b. Ngayon, paano naman kukunin ang prime factor ng 27a cubed b squared c? So, gamitin natin yung 3 factor 27. Anong prime factors ng 27? That is 3 times 9. Pero yung 9 ay hindi pa prime factor. So, pwede natin i-multiply to as 3 times 3. So, ang prime factor ng 27 ay 3 times 3 times 3 or 3 raised to 3. Itatapat natin doon sa 3. Then, kunin natin yung mga variables, itatapat natin doon. So, a raised to 3 times b squared times c. Kung hindi nyo pa kabisado ang 3 factor, in-explain ko to sa mga nauna kong video sa addition and subtraction of dissimilar fraction. Click nyo lang dito sa taas para madali na lang kayong mag-solve ng rational expressions. So, ang gagawin natin dito ay kukunin natin yung mga common factors. Pero, pipiliin natin yung may highest exponent. So, ang pipiliin natin dito sa 3 ay yung may mas mataas na exponent na 3 raised to 3. Then, yung 2. Since wala naman siyang katapat, so ito na lang yung lalagay natin. Then, sa a naman, ang pipiliin natin ay yung a raised to 4. Then, yung b raised to 2. Then, c kasi wala naman na siyang katapat dito. Then, isimplify natin, 3 raised to 3, that is 27 times 2 is equal to 54. Times a raised to 4, b raised to 2, c. Ito na yung LCD natin. Ngayon, ang gagawin natin sa LCD, i-divide natin sa mga denominators. Then, i-multiply sa numerator. So, isulat muna natin, 54, a raised to 4, b squared, c. 54, a raised to 4, b squared, c, divided by 18, a raised to 4, b. Dito, kailangan din kabisado ninyo yung mga loss of exponent. So, 54 divided by 18, that is 3. Makakancel yung a raised to 4, then makakancel yung b dito. Ibig sabihin, mababawasan ito ng isa. So, ang matitira lang ay isa. Yung c, wala naman siyang common dito, kaya hindi siya makakancel. Ang natira ay b raised to 1 or b na lang kasi automatic na b raised to 1 naman na yon. Then, c. Then, yung 3bc, mumultiply natin sa numerator. 5 times, nakuha natin na 3bc. Plus, 2 times, divide natin yung 54, a raised to 4, b squared, c. Doon sa pangalawang denominator na 27, a raised to 3, b raised to 2, c. Simplify, 54 divided by 27, that is 2. Makakancel yung a raised to 3, ibig sabihin mababawasan to ng 3, magiging isa na lang siya.
makakancel yung b raised to 2 and c. So, ang matitira lang ay a raised to 1 or a na lang. So, yung nakuha natin dito, imultiply natin dun sa numerator. Then, simplify. Distribute natin yung 5 doon sa 3bc. So, 5 times 3bc, that is 15bc. Plus, 2 times 2a is equal to 4a over 54 a raised to 4 b squared c. Since hindi naman natin siya pwedeng i-add kasi magkaiba sila ng variables or magkaiba sila ng mga literal coefficient, kaya hindi natin ito pwedeng i-add. So ito na yung final answer ng number 1. Another example natin, number 2, 3 over 2x plus 5 over 3y. First, find the LCD. Since prime factors silang dalawa, ang gagawin nyo na lang ay to multiply it. So, 2x times 3y, that is 6xy. Then, yung 6xy, i-divide natin doon sa first denominator. So, 6xy divided by 2x, that is 6 divided by 2, 3. Makakancel yung x, ang matitira lang ay y. Then, multiply natin yung 3y dun sa numerator na 3. So, 3y. Plus, divide natin yung 6xy dun sa 3y. So, 6 divided by 3 is equal to 2. Makakancel yung y, ang matitira lang ay x. Then, i-multiply natin sa numerator. So, 5 times 2x. Then, simplify. 3 times 3y is equal to 9y. Plus, 5 times 2x is equal to 10x over 6xy. Since hindi natin pwedeng i-add ito kasi magkaiba sila ng variables, ito na yung final answer. Ang isang method na pwede nyo pang gawin ay the butterfly method. So, tinuro ko na rin to sa mga nakaraang video. I-group nyo lang yung mga numbers, yung mga expressions diagonally. Then, multiply. Same lang din siya dito. So, 3 times 3y is equal to 9y. Then, i-add natin doon sa 5 times 2x. So, 5 times 2x is equal to 10x. Over, multiply the denominator. 2x times 3y is equal to 6xy. So, the same din lang sila. Depende sa inyo kung ano ang mas kabisado ninyo. At depende sa inyo kung saan kayo mas nadadalian, kung ano ang mas madali sa inyo, yun ang gamitin ninyo. Pero itong butterfly method ay mas magandang gamitin kapag monomial lang yung mga expressions or hindi na factorable. Another example, 5ab over 8 plus 2c over 3. So yan, pwede ninyong gamitin yung butterfly method dyan. Group natin to. 5ab times 3, that is 15ab. Plus, i-group natin ito. 2c times 8 is equal to 16c. Over, multiply the denominator. 8 times 3 is equal to 24. Since magkaiba sila ng variable, ibig sabihin, ito na yung final answer. Pero kapag ang mga given ay binomials at trinomials, ay mahihirapan kayo kapag ito ang gagamitin ninyo. Pero pag mga ganito, pwede nyo naman gamitin to kasi mas madali lang siya. Basta alam ninyo yung process. Para mapanood ninyo yung subtraction of dissimilar rational expressions, i-click nyo na lang dito sa end screen para mapanood ninyo yung susunod na video.